pakuluanan natin ang ating adobo. Adobong, ano to, masarap itong adobong mascara. Kasi yung taba niya, hindi nakakauta, alam mo. Good evening pala guys, kakagising ko lang. Ayan o, ang lamig, lamig kasi mahangin. Mahangin sa labas, guys. Tutupin na lang muna ako para may magawa. Yung nilaban ko ng nakaraan. Papakita ko pa sa inyo yung tubig namin dito. Kasi hindi kami nainom sa gripo. Ito yung mineral namin dito. Pag binili mo ito ng isa, ano lang to? 5 NT lang to. Ang isa. Ano na siya? Ano to siya? Hindi ko alam ilang ml. Ito, hindi. Hindi makita kung ilan. Wala naman nakalagay. Nakalagay nga sa karton niya ay 12 pieces. Ito palang mini-rep ko. Nabili ko siya sa Carrefour. Naka-sale siya. 7,000. Original price niya ay 10,000. Diba? Malaki na. Mini lang yan siya. Naririnig ko nagluluto na si Don Lennon. Don Lennon is cooking na. Ay! Bakit ginigisa yung adobo? Ginigisa niya guys yung adobo niya. Bakit ganun ha? Ha? Ginigis niya. Depende. Iba iba klaseng pagluto nito. Cook daw kasi siya. Cook. Cockroach. Nakikita niyo ba guys? Sorry na natin. Ano yan? Paminta? Buo. Ang sekreto ni Don Lennon sa masarap niyang adobo ay ginisang sibuya. Mami, papa na. Lagay ang baboy. Mami, pang sibuyas ko na dito. Ay, ano pala yun, guys? Masarap yun.
Oyster sauce yan. Oyster sauce. Walang tubig na nilagay si Don Lemon. Hindi mo lalagyan ng tubig. Alam mo. Toyo. Ay, akala ko una yung toyo. Bago oyster sauce. Ito. Silver swan. Diba nasa Taiwan kami, pero may ingredients kami itong Pinas. Kasi may Asian, may Filipino store dito. Paminta. Pamintang duro. Kanina, pamintang buo. Tubig. Iyan naman ang tubig. Tubig. Sprite, guys. Ilang baso? Isang baso puno. Isang maliit na baso, guys. Ganun lang. Asin. Magic sarap. Sprite, Sprite guys. At tatayuin siya ng restaurant ang pangalan, Don Lemon. Ang taas kasi. Ang taas kung ito ano. May basura pa ba dun sa loob? Patatas. Guys, nagugutom na ako. Sa ating adobo. Sana luto na. Ito na siya. Representing Artualia on the beach.
So, yan eh. Baboy. Wali. Yummers. Ang ulam natin, yummers plus under rice equals fats only. Pwede na ang ating hapunan. Fifol na lang ang kulang. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Grabe, ang sakit-sakit ng katawan ko dun sa machine. Dun sa pinestohan ko kagabi. Kasi wala kaming gawa. Tapos, pag wala kayong gawa, ewan ko, basta. Wala kaming gawa. Dun ako nilagay ng pinuno namin sa yung gawa namin. Ganto. Bawa ganto. Tapos yung product nandito. Ganyan-ganyan. Para pumasok yung product sa butas. Tapos nalagay mo sa machine. Naiintindihan niyo ba? Ah! Ang hirap maging teacher. Grabe, nagising ako alas 4 ng hapon. Kaunti lang ang tulog ko, guys. Mahirap magtabaho pag bangag. Ano? Parang angga-anggaan ng ulo mo. Alam niyo ba? 4 years na akong panggabi. Magpa-5 years na. Pag dito kasi sa Taiwan, halimbawa, ang ship mo na napuntahan mo panggabi. Tapos yun, nagustuhan ka ng pinuno mo, hindi ka na nilipat. 3 years ka na yung panggabi. Kung iba, mga nililipat-lipat, mga pasaway, o kaya nahihirapan sa machine nila. Hindi na matuto, ganun. Kaya nililipat yung iba. Tingnan mo, nakikinig din sila sa kwento ko. Tingnan nyo, guys. Nakikinig din. Chismosa talaga itong mga isdang to. Kayo ha? Nakikinig kayo ha? Bakit? Kayo ang pagtabahuin ko doon. Sige ka. Huwag na kayo makinig doon. Mamaya, papasok na naman. Ako, hindi ko na naman alam kung saan ang pwesto ko. Kasi, ano ako, kung sa Pinas pa, reliever, ano yun? Ibig sabihin nung, kung saan may day off, doon ako nilalagay. Ang hirap kasi, halimbawa, hindi mo memorize yung sakit ng machine. Tapos, doon ka na ipropuesto. Tapos, masisira mo yung product. No, may NG ka na. Kaya, ano, mahirap pag-reliever, pagpalipat-lipat mo ng machine. Kailangan memorize mo na yung sira ng machine. Kailangan alam mo na patakbuhin. Kasi ngayon, wala kaming gawa. Konti lang yung gawa namin kasi wala pa kaming overtime. Pag may overtime, marami nang gawa. Magawa 1 year na yata kaming walang overtime dito sa Taiwan. Ay, dito lang banda sa Kaohsiung area. Alam ko sa taas may overtime sila. Yun. Yun, no? Titikman na niya yung specialty adobo. Ito ba yung specialty mo? Hindi. Ang specialty niya po ay caldereta. Ano? Caldereta ba? Ano nga? Wala, ito laman sa'yo. Kain na kami, guys. Sige na. Mamaya na lang. Pasok na tayo, guys. Hindi ko binasa yung hair ko, pero naligo ako. Kasi nag-hair pull ako eh. Nakita ko sa TikTok. Ay, andyan na yung bus. Nakita ko sa TikTok. Huwag daw muna babasain yung ano, hair. Teka lang, harapulin ko yung bus. Hello.
Hello people, ngayon tatry natin outdoor itong nabili kong may sa Shein worth 356 NT yan. Sa mga gusto din mag-vlog-vlog kagaya ko, yan o, try nyo to. Mura lang, nakakusa siya Shein. Like this, bumubulong lang ako guys, hindi pa malakas yung boses ko. Naririnig nyo ba ako? O lalayo natin konti. Naririnig nyo ba ako? Lalagay ko sa dito sa jacket. Naririnig nyo ba ako? Oh my gosh, my oh my geez. Ah. Okay, tingnan natin kung naririnig nyo ako. Pag malayo kaya, naririnig nyo ako. Balik natin dun sa sinasabi ko kanina bago dumating yung bus. Ano kasi, yung buhok ko, nagka-COVID kasi ako, pero last year pa yon, mga April or May pa, last year. Bakit madilim? Ganun, pinakinggan ko yung audio ng ano, na, eto kanina, di ba, dito nakalagay. Ang pangit ng audio niya, parang basag, parang, ano, ngayon, try ko na nandito. Kasi kanina, nandito siya. Sumasabit siya dito. Sumasabit siya dito. Ganyan, nasabit. Ngayon, nilabas ko. Try ko kung anong tunog. Ulit na. Parang review na din to. Review nitong wireless. Ano tayo? Wireless earphone. Wireless microphone ng Shein. Ang tawag dito is wireless lavalier earphone. Ano pala yung camera? Di pa ko nakatay. 15 na pala guys. So, mamaya na lang mag-prepare muna ako papasok sa work. See you on break time. Mamaya naman. Mamaya na naman tayo mag-balan guys. Ay talaga. O sige na, babay na. Hello people! May kasama akong magandang today. It's Rose. It's Rosma. Ay, kasama ko si Rosma. Hi, people. How are you doing today? Tonight. I'm going to eat because I'm hungry. Ang pagkain ko ay kahit ito. Ito ay Insta Perfect Liquid Makeup The Girl. Yan. Nailagay ko na yung ating foundation. Makeup na naman. Makeup like yan. Kasi hindi kami naliligo, guys. Makeup lang kami dito. Abay, pasok. O, diba? Mabango. Tapos na. Ay, nagaan. Ano ba ito, Rosmang tinabay mo? Kakapong pasat, no? Uy, binili ko sa ang table. Salamat ka na ka. Thank you. Hello, Pete. Boy. May chismis ako sa inyo, guys. Hindi ko pala nakikinig. Unshare muna tayo habang magkikismisan. Huli sa camera! Ang dal-dal mo! Ang sahod para namin dito, guys, pag walang OT. Ang linis namin. 24 NT. Tama ba? 24,000 NT. Ang linis natin, no? Ang sahod namin, ang linis. 24,000 NT. Pag may OT, huwag ko nang sabihin, baka mangutang kayo. Secret lang! I needed someone like you in my life. Wasn't there, please stay to know.
came at the right time in my life. Ito pa guys, chismisa muna tayo. Tingnan mo yung isa. Lamba yun. Pero lasing yun. Pag 8 hours lang ang tabaho namin guys, pagkatapos no. Pag nakatapos mo mag-bright time. Uwi ka na agad. Mabilis lang ang oras dito. Lalo na pag 8 hours lang. Mas marami ang pahinga namin dito kaysa sa pasok. Napasok kami ng 3 araw. Tapos, ma-day off na namin. Papasok ulit kami ng 2 araw. Day off na naman namin. Gagawin pag sa dorm, matutulog na lang matutulog. Kaya ang mga OFW matataba. Kasi, kain tulog lang sila. Ano itong katabi ko? Kain tulog lang. Ganun rin rinig naka-headset. Kasi sa dorm, wala ka naman ibang gagawin doon. Pagka-uwi mo, kakain ka, magpe-Facebook, mahihiga. Pag day off, maglalaba. Yung gala lang namin yung parang ano dito eh. Yan ba, pag gumagala ka. Yun na yung parang enjoyment namin. Pero once in a lifetime lang yun. Hindi naman kami araw-araw gumagala. Kasi wala kaming pera. Kasi wala kaming OT. Tiyan. Pero itong kasama ko, araw-araw nang umagala. Araw-araw na sa gala. Charot lang. Hindi. Kasi ano, malalayo kasi ang galaan dito sa amin. Hindi ano. Kailangan mong mag-motor, kailangan mong mag-taxi. Eh, ang taxi ang mahal-mahal dito. Kaya 500, 600, yun. Pag pwede naman sa ano, sa bus, mura lang, 12 lang. Kaso, hindi naman sakto dun sa place na pupuntahan. Kaya maganda mag-taxi ka na. Puro na ako dal-dal. Ay, ang sahod pala namin dito, pag walang OT, 8 hours pasok. 24, dinis na yan siya. Huwag ka nang umabtel para huwag na mabawasan. Tapos, huwag ka nang kumain para makatipid ka. 24, pagkain mo, padala. Tapos, ano? Expenses, panglaba. Expenses nga. Kasi ang pera dito, hindi naman nadodoble ng kagaya sa Pinas pag yung pera doble ba? Hindi ano, 1 point. Ang palitan lang namin ngayon, 1.8 ata. Hindi naman nadodoble. Eh, kung ano yung pera dito, yun din ang pera. Yun din ang bibili namin. Eh, pag pinadala mo sa Pinas, medyo malaki-laki. Magkano na matitira sa OFW? Guys, ang dal-dal ko pala. Ganyan ang ginagawa ng pag-break time dito. Nagdadaldalan. Hanggang sa tabaho, nagdadaldalan. Kaya wala kaming output. Pag nakapunta kayo dito sa amin, di ba, ga-apply kayo. Punta kayo dito, no? Factory worker. Dapat, may kaga kayo sa tabaho. Ikaw ang mag-advise. Ikaw ang mag-advise. Sa pumapupunta dito, mag-a-apply. Dapat buo loob nyo. Dapat buo loob nyo, hindi triangle. Tapos, pag-trabaho-trabaho lang. Huwag kayo makipagdadalan. Pag mag-boyfriend dito kami, sira ng buhay mo. Sige na guys, babay na. Tapos na ang aming break time. Kasi 30 minutes lang ang aming 30 minutes lang kasi ang aming break time. Kumaya naman na tayo magdaladalan ha. Babay na. I love you.